Pinamalas nga ni Chet Holmgren ang kanyang galing dito kay Kevin Durant sa basketball court. Yan ang ating tatalakayin matapos nga munang pag-usapan natin ang isa na namang player na matangkad at payat at itong si Victor Wembanyama yan. Dahil itong si Paul Pierce nga ay may prediksyon sa gagawin ni Anthony Wemby sa kanyang rookie season. Kung saan sinabi ni Paul Pierce na mag-average nga daw ng 18 and 10 itong si Wemby sa kanyang rookie season. Meaning 18 points and 10 rebounds. And well, I think my idol, that's a pretty good prediction na para dito sa gagawin ni Wembanyama. Yung iba nga mga idol ay medyo mababa pa dyan. Sinasabi nila 16 points, maybe 15 points, and then 7 to 8 rebounds, and maybe 2 to 3 blocks per game. Kaya yun na nga nilang sinabi ni Draymond Green mga idol sa podcast ni Paul George na maari nga daw na hindi agad mag-translate yung opensa ni Victor Wembanyama sa NBA. Mag-struggle pa siya pero for sure nga daw yung kanyang depensa ay agad-agaran ng mararamdaman ng buong NBA. Dahil nga daw sa habat laki ni Anthony Wembanyama, for sure nga daw sa una pa lang ay magiging defensive presence na nga itong si Wemby in the paint. So yan nga ang ilan sa maraming prediksyon sa kung anong gagawin ni Victor Wembanyama sa first year niya sa NBA. Grabe na agad ang expectation mula nga sa mga NBA players, sa mga analysts, pati na rin sa mga NBA fans. Kaya sigurado kapag nag-struggle siya sa rookie year niya sa NBA, abay katakot-takot nga na panguhusga ang kanyang makukuha mula sa mga NBA fans, pati na rin sa mga analysts. And for sure makakakita tayo ng headline sa ESPN na, "Is Victor Wembanyama a bust?" Pero anyways, good luck dito kay Victor Wembanyama sa kanyang NBA journey, NBA career. At atin ang pag-uusapan ang technically rookie pa rin na si Chet Holmgren. Matapos nga na madraft siya last year and then magkaroon ng injury, ay yung kanyang first year niya sa NBA ay paparating pa lamang. So mga idol, itong si Chet Holmgren ay pasok pa rin sa Rookie of the Year race for next season. Kalaban niya itong sila Wembanyama, sila Scoot Henderson. Pero mga idol, hindi yan ang ating pag-uusapan dahil itong si Chet Holmgren ay talagang nagpakitang gilas niya sa professional run na ito. Collection of NBA players ito mga idol kung saan talaga namang nagpakitaan nga sila ng galing. At itong si Chet Holmgren mga idol ay talagang iniiskuron lang itong si Kevin Durant. Grabe nga mga idol, napangatuloy ang mga OKC fans at natuwa sila sa kanilang nakita na kaya makipagsabayan na itong ang kanilang batang player sa mga professional na matatagal ng NBA player. At sinalpakan pa nga mga idol dito si Jalen Green sa putback dunk na ito. Pero kahit nga malupit ang nagawa ni Chet Holmgren mga idol, hindi naman nagpaula si Kevin Durant dyan na talagang binahuian niya rin itong si Chet, iniskuran din. And then eventually nanalo nga sa labang ito na first to 100 points. Pero I think dapat hindi mag-overreact ang maraming NBA fans sa run na ito mga idol, sa pick-up game na ito. Dahil ibang-iba ang atmosphere, iba't ibang laruan dito kumpara sa talagang NBA game. Itong klaseng larong ito mga idol ay full of isolation nga at hindi set plays ang ginagawa kumpara sa NBA. And I think mga idol hindi rin ganun ka-intense ang depensa at parang inahayaan nga lang na mga players. Pero personally nga mga idol, kahit kapayat-payat ni Chet Holmgren ay sa tingin ko kaya niya namang makipagsabayan na sa NBA. Hindi naman siya siguro i-re-require ng OKC Thunder na makipagbakbakan in the bin sa ibang mga pagkalaki-laking sentro. And I think i-utilize nga siya in the mid-range pati na rin outside the paint. So let's see mga idol, itong si Chet Holmgren, abangan natin ang kanyang first year in the NBA.